Sa ating paggunita sa anibersaryo ng hagupit ng Super Typhoon Yolanda, binalikan ng GMA News ang ilan sa mga pamilyang nakilala namin nung nanalasa ang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Kasama na rito ang mag-asawang Lolo Claudio at Lola Pastora na napilitang iwan ang kanilang anak noon dahil sa unos. Nakatutok si Jun Benarasyon. Pamilya ang kailangan magkahiwalay para mabuhay. Nakilala ko sila noong isang taon sa Tanawan, Leyte. Ayaw nga niya, mano, ayaw nga niyang pahayag na aalis kami. Pero ano magagawa ko? Sabi nga niya sa akin, baka daw ilang araw na lang siya mamamatay siya tapos aalis kami. Pero ano gagawin namin? Ako, mupin na. Kahit nga dito, ano, pagkain, wala. Kahit tubig, nahirapan kami, sumasakit yung tiyanan ng apo ko. Para yung... Saksi kami sa tila, walang hanggang paalaman. Ano na lang ay, dasal na lang tayo ng Diyos. Anong gagawin natin? Sa huli, simpleng hiling ni Lola Pastora, kahit walang ulam, basta may manggang pantawid gutom. Nung araw na yon, sa gitna ng matinding pinsalang iniwan ng bagyong Yolanda. Tila, milagrong nakakita kami ng nagtitinda ng mangga. Kaya binalikan namin si Lola Pastora, dala ang hiling niya. Salamat. Okay, okay lang. Salamat. Kainin mo to, ha? Salamat. Okay lang. Kilala. Bago pala tumama ang bagyong Yolanda, nagka-mild stroke ang 78 taong gulang na Lola. Hindi naman siya iniwan ng asawang si Lolo Claudio. Nakasama niya sa loob ng mahigit 60 taon nilang pagsasama. Isang taon matapos ang Yolanda, kinumusta namin sina Lola Pastora at Lolo Claudio. Sa kasamaang palad, pumanaw na pala si Lola nitong Hunyo. Yung dating sakit niya, yung nananakit yung mga paa niya, yung mga buto-buto ba niya, kasukasuan, kasi na may high blood kasi yun eh. Mga tulungan to katuig niya yung sakit. Kwento ni Lolo Claudio, noon pa mang Yolanda ay mahina na ang kanyang asawa. Sa tulong ng mga NGO na tumutok sa pagbangon ng mga biktima ni Yolanda, may maayos na tirahan na ngayon ang pamilya ni Lolo Claudio. Nagbalik na rin ang mga anak at apo na lumisan. Ngunit di pa rin nila maiwasang mangulila sa pagkawala ni Lola Pastora. Yung ano daw niya, kumbaga wala na daw siyang mahihiling pa. Pero kung kay nanay, ganun pa rin, nami-miss daw niya yung, para hindi pa daw niya malilip, para sariwa pa rin sa ano niya, sa loob niya, yung na wala na si nanay. Tapos kung sa kanya naman daw, kasi wala na daw siyang ano, intayin na lang daw niya kung ano mangyayari sa kanya. Nang bisitahin nila ang puntod ni Lola Pastora, nag-iwan pa si Lolo Claudio ng paborito nitong mangga. June Veneracion, nakatutok, 24 oras.